last page ng kanyang libro. Isang makapagbag damdaming mensahe ang isinulat ni Tita Annabel para sa kanyang forever na si Tito Eddie. Dear Eduardo, maraming salamat Eduardo at dahil sa pagtsatsaga ko sa iyo, sa pangungulit ko sa iyo, naging akin ka din sa huli. Oh my gosh! Talagang nung araw, alam kong hindi kita basta-basta makukuha. Ngayon, minahal mo na ako. Maraming salamat. I'm so happy na maging asawa mo. I'm so happy. Hindi ka napunta dun sa mga Espanyol na babae, sa mga sosyal na babae. Dito ka napunta sa isang Bisaya. Iba magmahal ang Bisaya. Oh, love, naman. Annabel. P.S. Ha? Dati may mga flowers na dumadating sa bahay na may dedication na love, love, at kung ano-ano. Naalala mo yon? Tinatapon mo pa nga yung mga flowers na yon. Tapos may tumatawag din sa akin na mga lalaki na sinasagot ko ng, tawagan mo ako bukas dong. Inutusan ko lang yung mga yon para magselos ka. Gumana naman! Ang galing ko, no? Okay, so wait, sandali. May flowers, you'd send flowers to yourself. Yes. Oh my God! Naligaw sa'yo. Na birthday ko, kunyari, order na ako ng flowers, papasulatin kong kaibigan ko ng dedication, kaibigan kong lalaki. Tapos, saan sinasabi dito Eddie pag nakikita? Pag dumating yung flowers, umaga-umaga, kagising ni Eddie. Live-in kayo nung time na to? Oo. Hindi pa kayo kasal? Hindi pa. Okay. So, nakita yung flowers, itinapong agad niya. Pasang nagsiselos siya, aba? Ay, bongga. Bongga, nagsiselos na ngayon. Nagsiselos. Oh, tapos? Yun na nga, yung mga lalaki kong kaibigan, tawagan mo nga ako. Kasi si Eddie lagas telepono eh. Tapos, Annabel. Oh, lalaki mo tumatawag. Landline, di ba? Pero pa yun. Landline lang yun. Ito pa yung dial pa yun.